Hindi mo mawawala yung ganong eksena ng pangangaliwa ng isang asawa. Hello, Donyas! Welcome back again to my YouTube channel! So, ayun nga mga ka-Donyas, for this video, gagawa tayo ng panibagong content. Q&A with home partner. Naalala niyo pa ba sa aking home partner sa Itbulaga? Subscribe ka ba? O jujuwain kita? Charot! So, yung mga ka-Donyas, ito na si Ate Weng! So, mga ka-Donyas, kung napanood yung segment ng Itbulaga na Bawal Judgmental, kami po yung nag-play doon. Ako yung nandun sa studio mismo ng ATP, and then siya naman yung aking partner sa bahay, nasa Sumba. Kasi kung nga dun sa ano mo, na may hugot ka, bakit may hugot yung message mo sa akin? May pinagdaraanan ka ba? Or what? Talaga may hugot yung sinabi ko sa'yo noon. Oh, no! Sa naging experience ko, na nawalan din ng isang kaibigan, at saka ng something na. Saan na something yun? Na ba't napapatawa ka? Or parang hirap kang big kasi? Ayun na yung, ano, yung ex ko. Oh. Yung pinaghugutan mo. Ayun na nagkaroon siya ng third party. Oh my God! Pwede mo bang ikwento sa akin dito sa aking vlog kung ano yung third party na yun? Nakailang babae ba siya? Isa, dalawa, or more? More than 10. More than 10. Talaga ba? More than 10? Yes. More than. Kasi hindi lang naman sa loob ng isang taon. O parang iiyak ka na ha? Hindi naman. Hindi ko kailangan iiyak ng ganong klaseng tao. Oh my God! Yan, panlaban lang. Yes. Kapag ganon, na binawaliwala ka ng isang tao, bakit mo pa siya bibigyan ng importansya? Dahil nga dun sa third party yung naging problema, di ba? Mm-hmm. So, how many years kayo nagsama? Almost 17 years kami nagsama. Oh, matagal-tagal din yun ha, isang dekada at pitong taon. Mm-hmm. Pero nung pamantin, alam ko nang ganon siya, pinalagpas ko na lang para na lang sa mga bata. Sabi mo nga na third party, almost 10. So, sa 10 yun, may naka-face-to-face ka ba? Ilan? Oo, meron. What? Siguro, ano sila? Lima? Ang gwapo siguro ng asawa mo. Ang gwapo siguro ng asawa mo. Yung iba hanggang cellphone lang kami. At saka sa chat lang. So, nagkaroon pala ng kabit yung asawa mo. So, may masasabi ka ba about sa mga naging ka-ano niya? Ka-relasyon na like kabit? Or hindi naman porque sinabing kabit is masamang words na, di ba? Meron din namang nasa mabuti, meron din nakakasama. So, ngayon, ilan yung talaga naka-face-to-face mo na actually face-to-face na ka? Lima sila. Lima, okay. Ang kulit ko, di ba? Oo. sa lima na yun, anong masasabi mo sa kanila? Doon sa una muna tayo. Yung unang nakaharap ko, ano siya, akala ko, katulad ng iba na, yung paninindigan na isa siyang kabit talaga. Ah, okay. Pero hindi. Hindi naman kasi rin ako ganung klaseng babae na makakaway ng malanday nila agad. Gusto ko, pakikinggan ko muna yung kanyang paliwanag bago ko magsalita at bago ko gumawa ng action. Pero hindi. Wow, ibig sabihin, nakaka-touch naman yung sinabi mo na, no? Kasi marami akong nalalakikita at nalalaman, hindi na papanood sa Facebook na, pag nalaman na may kabit yung kanilang mister, sinusugod ka agad. So, iba naman pala pamamaraan mo about that. So, yung mga pamamaraan mo, tinitingnan mo din pala ang side nung other woman bago ka gumawa ng kung ano mang eksena. Mm-hmm. So, anong masasabi mo sa ano, sa mga tulad nila na naging part ng husband mo? Anong masasabi mo sa kanila? Kasi di ba may na-meet kang mabait or naawa ka din ba? Nung una, mararamdaman mo yung galit mo. Andiyan yung papasok sa isip mo kung anong gagawin mo sa kanya pag nagkita kayo, kung ano yung masasabi mo na hindi maganda para sa kanya. Pero nung nag-meet kayo, katulad ko nag-meet kami, nung girl, hinintay ko ang paliwanag niya. Hindi naman siya ganung kataray o kasalbahe na sa pananalita, hindi. Ginamit din niya yung pinag-aralan niya. Sabihin natin na nagkamali din siya. Kumaga sa ano eh, akala niya, yun na yung para sa kanya. Yun na yung sasalba para sa buhay niya, na magiging masaya yung tao para sa kanya. Magiging perfecto. Pero hindi pala. Kabaliktaran. Kaya nung nakausap ko siya,
imbes na magtalo kami, magbigayan ka naman kami ng masasakit na salita, hindi. Hindi ganun ang in-inspect po na magkakagulo kami, hindi. Kung hindi na sa maayos kami pag-uusap, na parang close pa kami. Sa parte yan, napakabait mo pa rin, babae. Oo. Sa para sa kapwa mo babae, na kahit mistress pa ng husband mo. Oo. Kahit nalaman ko na may anak siya sa iba. Wow. Na meron siyang pakakasalan ulit, na ilan ang pakakasalan niya. Hindi ko minalalitahan. Kundi naging ka-close ko pa yung iba. Aww. Yung iba, syempre sa una, magtataray-taray sila. Pero hindi ko pinasakan din ang katarayan. Aww. Hinitay ko pa rin yung mga paliwanag nila kung bakit hindi sila nagtanong kung may asawa yung pakikisamahan nila. Hindi, okay. hindi muna nila inalam sa pamilya o sa isang kaibigan o mismong siya na halongkatin niya yung katotohanan para sa taong mamahalin na pakikisamahan niya ng panghabang. Proud ako sa ginawa mo na hindi ka katulad ng ibang babae na pag nalaman na may mistress yung asawa nila is nag-hysterical, hindi nagkakaroon ng pumapasok sa utak nila na keso saktan yung kabit or ano. Doon sa part mo, gusto ko yung mga ganun sinabi mo na, sa ginawa, na hindi lang sa sinabi mo, sa ginawa mo mismo na hindi ka pala talaga trouble na isang babae. Meron ka rin palang pakialam sa side ng mga other woman. Na hindi ka, yung pinatunayan mo dito na hindi ka katulad ng ibang original na mananakit bigla-bigla. So ikaw, inalam mo muna yung sitwasyon ng isa, kung ito ba'y na-scam lang din. Charot! So ayun nga, na-proud ako sa'yo dahil bibihira yung babaeng ganyan na nalaman na may mistress yung kanilang partner na bigla na lang yung iba nanulugod. Pero ikaw, bibihira yung katulad mo na inalam mo muna yung side ng is ng iba. Inalam mo muna yung side ng ibang babae pa kung ano ba yung pinagdaanan din niya sa piling din ng naging partner mo sa buhay. So yun nga, Ate Wen, kamusta ka naman ngayon? Ako ngayon, masaya ako sa sarili ko, masaya ako sa buhay ko, kahit ako lang nag-iisa. Kahit sabihin natin na may nagsubok, pero wala eh, hindi tumitimok ang puso ko sa sarili. Kumbaga sa ano, parang... Ganda mo yan! Ganda mo yan! Hindi man lang tumibok yung puso para sa iba? Hindi eh. Kasi alam mo ba yung parang nadala ka, parang na-trauma ka, na kumukuha ka pa uli ng isang lalaki na may mag-aalaga sa'yo, parang pansamantala lang. Kumukuha man ako ng lalaki, siguro gugustuhin ko yung tipo mong handa magpakamatay. Oh, malapilikula din pala yung mga pananaw mo sa buhay. Ano naman masasabi mo dun sa ano, sa mga other woman, yung mga tinatawag nilang kabit? So ano masasabi mo sa kanila? Sa mga mistress, sa mga tunay din ng mga asawa, bago nila awayin yung babae, alamin muna nila ang punot dulo kung bakit ang babae ang asawa. Kailangan mag-usap kayo ng tunay at saka ikaw ang mistress na mahinahon. Huwag mo nang daanin sa physical. Kailangan kasi maging maayos ang pag-uusap ninyo kung sino ang may pagkakamali sa kanilang dalawa. Pero kung tatanungin mo sa ibang mga lalaki at tatanungin mo sa kanila, bakit mo ako niloko? Bakit mo ako pinagpalit sa ganitong klaseng babae kahit hindi mo pa nakikilala ng lubusan? Oh, true, lalo ka dyan. Check na check. Pero bakit ganun na lang ang pananalita mo sa kanila kung hindi rin naman totoo at ikaw ay may isang mistress na pero hindi ka pa rin nakukontento? Wow! Bakit hindi lang isa ang nagiging mistress mo, meron ka pang pangalawa, pangatlo, hanggang sa umabot ng marami? So yun naman pala, Ate Wen, yung pinagdaanan mo, kaya naman pala may hugot ka dun sa message mo sa akin. Kasi bigla talaga akong nagulat, bakit? Parang may hugot naman to si Ate Wen. Yung pala yung pinagdadaanan mo, nakakaloka din pala. Hindi ko na sineryoso kasi pag sineryoso mo ang isang ganong klase, kawawa ang iyong mga anak. Hindi mawawala yung ganong eksena ng pangangaliwa ng isang asawa. Yun naman pala yung hugot niya, kaya pala may hugot siya sa message niya sa akin kasi may malalim pala siyang pinagdaanan sa buhay. Gusto mo nang masabihin sa'yo, maging papatuloy mo yung pagiging humble mo, yung pagiging ganyan mo sa sarili na kahit nalaman mo na, tulad yan ang sinabi mo, nalaman mo na may other woman, hindi ka basta gumawa ng eksena kung hindi kinausap mo muna sila ng mas mainam. Panood yun naman kung ano yung pinagdaanang love story ng aking home partner. So ayun nga, share niya sa atin for today's video. Comment po kayo dyan. And then, shoutout ko na rin kayo. At huwag makalimutan mag-subscribe. Click bell button all para updated kayo for all upcoming videos. And thank you for watching, mga kadonyas!